pinakatanong ngayon is paano hindi tayo matulad sa Italy? Dahil nga ang Italy ay umabot po ng I think more than 700 deaths in one day. Imaginin nyo po yan, nakakatakot po yan. And imaginin nyo po, that's a first world country, hindi po sila developing or third world. First world, mas kumpleto sila sa atin, mas madami silang ospital, mas malaki ang ospital, pero talagang hindi nila nakayanan. So ang tanong, ang ating sitwasyon. Okay, number one po, siyempre ang panalangin. Dahil kung wala po ang Diyos, ay wala tayo, no? We are nothing without the Lord. Yan po ang number one sa lahat. Patuloy tayong manalangin na bigyan tayo ng milagro, bigyan tayo ng guidance ni Lord, na kahit tayo ay hindi first world, tayo pa rin ay makakalusot sa sakit na ito. Next po is yung quarantine or yung lockdown. Kung ano po ang sinabi ng gobyerno natin, yun po ang ating dapat sundin. So, ibig sabihin, stay home. Huwag po kayong lumabas ng bahay. So, kung mayroong lalabas ng bahay, yun lang po yung pupunta at tatapo ng basurahan, or kailangan mamalengke, or pupunta sa butika, or sa ospital dahil po nga may sakit. Other than that, huwag pumunta ng swimming, barkada, clubs, nightclub, or any pong pupuntahan, huwag po kayong mamasyal. Dahil pwede po kayong maging carrier at pwedeng madala ninyo ang virus sa bahay ninyo. So, please follow yung sinasabi ng gobyerno, no? Na huwag lumabas sa panahon ng quarantine. Priority po ang senior citizen. Dahil ang napansin sa Italy po, yung Italy, madami po silang ano doon, marami silang mga oldies, mga matatanda. So, noong nag-spread yung virus, madaming natamaan sa kanila. Yun nga ang findings dito na malaking porsyento ng deaths ay mga may edad or senior citizen. Ang sinabi po is nasa average ng 80 years old, no? Ang namamatay. So, hindi ko naman po ibig sabihin na hindi delikado ang mga bata dahil meron po mga reports na mga bata rin po ay natatamaan or younger, mga young prof. Pero yung sinasabi po natin, yung bigger na portion na namamatay ay mga oldies. So in other words, para hindi tayo magaya sa Italy, itago po natin ang ating mga matatanda. Ibig sabihin, hindi po sila pwedeng lumabas ng bahay dahil kung sila po yung mamamalengke, sila po yung pupunta kahit saan, ay pwede nilang makuha ang virus. Kung madaming matatandang matatamaan, sila po yung hindi nila kinakaya itong sakit na ito. In all honesty, huwag na lang muna silang bisitahin dahil pwede po kayo maging carrier ng virus na ito. Okay, kunwari walang choice dahil iisa lang yung bahay, andun kayo lahat. So, actually, yung mga lugar na madaming members ang isang bahay, mas potential po yan kung madami naglalabasan. Ngayon, kunwari, may senior citizen kayo din, tapos madami kayo sa loob ng bahay, dapat hindi rin kayo magsipaglabasan para controlled yung pumapasok. So for example, 10 kayo, naglabasan yung 8. Siyempre, nangolekta ng virus sa labas yon, tapos yung senior citizen ay iwan sa bahay. Kawawa sila. So kahit 10 kayo, as much as possible, isa lang ang lalabas for a very important reason. Okay? Kasali din po dyan ang mga minors, yung mga hindi kailangan lumabas. Siyempre, bakit sila lalabas? Yung mga bata sila. So, dahil po ang mga bata, pwede po maging carrier at pwede po silang makahawa. At saka meron din po mga report na nagiging grabe din po ang mga bata. So, again, prioritize the seniors and also the minors. Meron ng mga lugar sa Pilipinas, katulad ng Davao City, na hindi ka po pwedeng lumabas ng bahay kung hindi ka po naka-mask, no? Alam po natin na ang mga mask ay ubusan, so ang ginagawa nyo po ay improvised mask. Ang tanong nyo sa akin, yung improvised mask ba ay nakakatulong? At least may protection, no? And number two, actually, kung lahat ng tao ay naka-mask, kung merong carrier
na naglalakad, malaking chance hindi tayo mahawa dahil po nakadikit sa kanya yung mask. Yung laway niya ay salo sa kanyang mask. So I agree po sa mga mayors na nagagawa ng rule na lahat ay nakamask pag nakalabas. Priority yun na upang ikaw ay maproteksyonan, at least merong protection, may cover. Pero actually, para din yun na kung merong by coronavirus na hindi niya alam, masasalo lang yung virus sa mask niya. Ngayon, paano gumawa ng homemade na na mask? Pinakita ko tong table, no? Table napkin. Paano to gawin mask? So, ito papakita ko po sa inyo. Okay, so una, i-fold nyo ng ganyan, one half, tapos another. Tapos, kumuha kayo ng rubber band. Ilagay nyo sa tabi yung isa. Fold nyo ng konti. Pagkatapos, isa na namang rubber band sa kabila. Ganyan. So, pag dugtong nyo yung dalawang dulo, ayan, meron na po kayong face mask. Okay, very good. And of course, aside sa mask, I really suggest, no? Kunyari ikaw po yung lumabas. Number one, hindi po ikaw yung senior citizen. Kunyari ikaw yung namalengke. Isipin nyo po, marami kayong mahahawakan. So yung kamay nyo, pwede po yan siya magdadala ng virus. Ngayon, kung ginamot nyo ang mata nyo, ilong nyo, pwedeng napasok sa inyo. So pag-uwi mo sa bahay, so carrier ka na ng virus, pwedeng mahawa yung iba. So paano mong hindi mahawakan yung mukha mo? So I suggest po is ito pong ordinary gloves. Para kung mamalengke ka, or mag-grocery ka, or ano pa mang mahawakan mo hanggang dito lang. And dahil merong ganito, conscious ka ay hindi mo mahawakan ang mukha mo. Ngayon, pag-uwi mo, of course, dalawang gagamitin mo. Itatapon mo to sa labas ng bahay nyo, no? Upang hindi mo dadalhin yung virus sa loob ng bahay nyo. Kasi kunwari, naka-gloves ka nga, pumasok ka din. Ganon din, hawak-hawak ka sa lamesa, nahawakan mo rin. Ngayon, maraming magsasabi, Dok, wala ng gloves. I agree, kasi nagkaubusan nga. Sabi ko, rubber band na lang. Lagay nyo dyan. Yan. Bakit nyo ilalagay yung rubber band dyan na area? Kasi makakalimutan nyo, masascratch nyo yung mukha nyo eh. So kung nakalimutan nyo, nascratch nyo, di yung virus napunta naman, no? Remember, men, no? Mouth, eyes, nose, men. Pag nahawakan nyo yan, pwedeng pumasok yung virus nyo. So ikayo yung lumabas eh. So, kailangan may reminder. Kung wala man kayong gloves, at least lang ito, just to remind you na huwag mong hawakan ang mukha mo. Okay? Very important yan. So, importante po ang hand washing. Pagtanggal nyo ng gloves nyo, no? Pagtanggal nyo ng gloves nyo, or bago kayo pumasok sa bahay, kailangan kayo po ay mag-hand washing kagad. Kasi, para yung mga virus hindi niyo mapapasok, no? Paano po ang proper hand washing? Ito po ang one front, tapos ito back, tapos sides, thumb, tapos ilock niyo yung ganyan, tapos nails. So that would be 20 to 30 seconds. Para malinis talaga yung kamay nyo before kayo pumasok ng bahay, at kung pwede maligo kayo kagad. Kasi nga po, pwede kayong nakadala ng virus. Next is, huwag nyo pong ipasok ang sapatos nyo sa bahay. Sa labas lang po yan, dahil kung nakatapa kayo ng laway doon na may virus, kung napasok yan, may virus na naman ang sahig nyo, eh sino pang gumagapang dyan, o kung nahulog yung cellphone nyo, pwede ding makuha ng virus yun, mapupunta pa rin sa mukha nyo yun. Okay? And lastly, doon sa bahay, kailangan po kayong mag-sanitize ng bahay nyo. So, yung recommended po ng DOH is yung bleach. Pwede po yan sa isang litrong tubig together with 2 tablespoons ng isang bleach.
para pangpunas po ng inyong doorknobs, punas po ng sahig, punas ng mga lahat. Kasi po siyempre hindi natin alam may napasok pa rin na virus. Pero kung parati niyong ginagawa yon, tapos yung lumalabas, hindi niya papasok yung sapatos niya, lalo na kung may gloves siya, or bago siyang pumasok, ay naka-hand wash siya. So, ibig sabihin, limited ang pumapasok, lumalabas sa bahay para controlled yung pagpasok niya. Kasi kung madami kayong nagsipaglabasan, madaming babalik, pwedeng makuha kayo ng virus. And paano natin ma-avoid yung nangyari sa Italy kung wala po tayong disiplina? So again, kaya natin ito, basta follow lang po tayo sa basic rules ng gobyerno natin at disiplina natin sa ating mga sarili. So magandang araw po sa inyong lahat at mabuhay tayong lahat. Alam natin na sinusubaybayan po natin yung fabunan. Ano? At meron po tayo nag-gather ngayon na information. Ano? Naso-surprise din tayo at nakakatuwa rin pakinggan, scoopers. Ano? At yun nga, ito po yung link dun sa nauna kong video patungkol dito sa fabunan. Of course, kay Mr. Marcos na nirelay niya ito. No? Na may mga bagay siya na gusto niya sabihin pero hindi niya po muna pwedeng masabi. Ano? At may mga bagay siya na mga meetings na nangyayari dun sa lugar na yan. Gaya nga na nasabi ko sa video ko na this coming July 8, no? And 29 ng June is meron siya mga appointments. No? Itong July 8 yung kanyang, ito po yung personal appearance ng fabunan dito sa FDA, no? Dito sa ating bansa. Naka-schedule po yan, ano? For personal appearance. Ano? At doon naman sa June 29 is meron po siyang Zoom conference. No? Ito po yung world conference niya, no? Iba-ibang bansa po ito makasama sa conference na to. At of course, ang pag-uusapan dyan, yung topic na fabunan antiviral injection, ano? At yun nga, gaya ng mga sinabi natin sa video, hopefully, na nandoon si Dr. Willie para masagot niya at ma-address niya yung mga katanungan na to, no? Kasi mga magtatanong dito, most probably is mga medical practitioner. At of course, maisasagot ito ng isang medical practitioner din, ano? Mga doctors or experts o mga medical experts dyan, no? Para kung sakaling tumapo ng mga jargon dyan, no? Medically term, no? Na ang makakasagot lang, of course, is yung nakakaintindi, is madaling masagot at may paliwanag ng mabuti. At again, hindi natin dinidiscredit si Mr. Marcos. Actually, what he did and he's been doing is really great, no? Talagang doon, hindi siya doctor, pero magaling siya mag-way out, magaling siya makipag-usap, no? Yung presence kasi ni Dr. Willie is something like weightier, ano, may bigat kung ito ay makakaharap siya ng kapwa doktor niya, no? At dun pa lang yung mga sagot niya, no, mga katanungan is ma-address ng maayos. Ang purpose actually ni Mr. Marcos nung pumunta siya sa Indonesia, no, is actually just for simple meeting lang, ano, mga introduction or let's say build rapport with Indonesian health ministers or mga leaders yun, or also yung mga government na naka-in-charge dito sa mga health na to, issues na to. So yun lang po talaga ang purpose nila, no? Para magkaroon ng build up muna. Pero scoopers, ano, hindi inaasahan, ano, na dahil dito is parang naging mas exciting pa, parang naging interesado talaga, lalo itong mga Indonesians, no? Nung si Mr. Marcos pa lang ang nagpapaliwanag, ano? Sabi niya nga, he was able to weigh out, no? Paliwanag, no? Talagang pinagpawisan siya doon. Ano? So yun na. At yung position ni Mr. Marcos doon sa Indonesia is talagang welcome siya ng husto ng mga Indonesia. So makikita natin dito, scoopers, na talagang mataas ang tingin ng mga Indonesia sa Pinoy. No? May mga Pilipino doon, scoopers, na nag-work na may matataas din na itong katungkulan. Ano? At may kita raw na magagara ang mga bahay. Magaganda yung buhay nila doon. Ano? So yun nga. At itong conference na ito na ginanap na via Zoom, no? At sinagot nga ni Dr. Willie Fabunan yung mga questions ng mga health ministers, no? Mga doctors and experts, at nasatisfy po sila doon. Kaya nga ito ay napadali na instead of clinical trial, no? Is nagiging clinical observation na, no? Na-discuss po natin yan doon sa nauna kong video. Na talagang naging interesado sila, scoopers, ano? Nakita nila, pinakita yung drugs dito, ito yung mechanism of action niya, ito yung kanyang ingredients, ito po, pinaliwanag ng lahat at niliwanagan siya po, doktor din yun, naiintindihan nila yan.
No, so yun na nga. At dagdag pa ron, no? Bukod sa mga katanungan na yun, at nakikita rin dito na very receptive yung mga doctors, no? Wala silang mga Echeverrete na may mga reservations, na may doubts, no? Talagang tinanggap nila ito ng buong-buo. Natandaan natin si Coopers, no, na dito sa atin, merong ina-applyan si Mr. Marcos na documents, yung mga CPR, no, yung CPR na ina-applyan niya. Is nangangailangan ng mga requirements na ni-require ng FDA. At isa dyan yung 5,000 pages, no, na ang dami talaga. And aside from that, I believe may meron pang iba. At yun na nga, at merong nga schedule na nangyari dito sa July 8, is sasagawa ang personal appearance ng FAI dito sa ating FDA Philippines, ano? So ang nangyayari niyan, parang one stone eating two birds, ano? So may isasagawang clinical trial dito sa bansang Pilipinas, at meron din doon sa Indonesia, no? At ipag-pray po natin yan, Scoopers, na sana na okay ito at talagang mapatunayan na maalis na yung mga haka-haka at mga doubts o mga anecdotal na yan, no? Na sinasabi nga nila na mga hearsay lang yan, kasi hindi yan kinoconsider ng FDA unless na nag-undergo to ng clinical trial. At sa July 8 po yan, yung June 29 naman po yun, yung Zoom conference, world conference po yun, na ang mga kasama rito, ang kalahok dito is mga, probably mga medical experts din, Scoopers, no? So may binabasa si Mr. Marcos sa cellphone niya, na nire-relay niya, na if I'm not mistaken, parang galing ito sa news, no, ng Indonesia, na inaanunsyo ron na binasa niya na parang ina-accelerate na nga, no? Or ina-expedite or pinabibilis yung product registration. Na yun na nga, instead of clinical trial, is magiging clinical observation siya, Scoopers, no? So, hindi man binanggit nun kung ano yun, product na yun. But, definitely, ito yung fabunan, antiviral. So, dagdag pa ni Mr. Marcos na talagang pinaglaanan ito ng Indonesian government, na natutuwa siya sa sistema ng Indonesia, no? Na maganda raw talaga, talagang binadyetan ng malaking-malaki. At talagang itong COVID project na to, na talagang mahanapan na ng gamot ito. At talagang very supportive sila, Scoopers. So dito makikita natin na mataas talagang respeto nila, no? Kahit si Mr. Marcos na nagsasalita na hindi doctor, is pinakinggan po nila. No? At kung babagwasihan natin history na ating lineage, is talaga namang meron tayong mga somehow magkakakonect na lahi dyan. At magkakamukha nga actually yung mga Pilipino at Indonesians. So at gaya rin dito sa Pilipinas, no, na when it comes to viral diseases, yung mga dengue na yan, na tumataas yan, especially pag tag-ulan, is nagiging problema yan. Ano? Mga ganitong uri ng mga viral in nature. No? Pagaya nga yan, at confident si Mr. Marcos, no, hindi lang 100%, 1,000% ang kanyang confidence level, no, dahil alam niya na kaya ng FAI na gamutin itong mga envelope viruses na to, no, envelope type viruses na to, no, nasakop ng file like Ebola virus, dengue, HIV, chikungunya, whatsoever. At na nagiging problema nga ng ibang bansa, lalo na dun sa Indonesia or sa Africa, etong dengue nga, no, na nagka-claim ng mortality na tumataas ang rate every time na umuuso itong dengue. So yung pag-accelerate nga, no, itong process, so nakadepende ang pag-accelerate nito, no, or pag-expedite ng papabilis ng process, depende nga doon sa clinical observation na mangyayari kung talagang gano'n ito effective para sa COVID. Ano? Although may edge talaga ito dahil nga kaya niya yung pamilya nitong coronavirus, ano, itong envelope type din. Ano? At naisubok ito doon sa doctor na since 1979 pa nagpa-practice Scoopers, at hindi lang ito doctor, na ito ay top doctor at kilalang doctor doon sa Indonesia na natrinay sa kanya, sinaksak sa kanya. Ano? Itong FAI, at testimony niya, sinabi niya na gumaling yung kanyang rheumatoid arthritis, ano, nagpapahirap sa kanya sa maraming panahon, matagal na panahon. Ano. At yung kasama niya rin na accountant, no, na merong severe sinusitis, na injection na din, is na-relieve. Na wala yung pain niya, no, sa sinuses niya. No. At nakakatulog na raw siya na parang baby, na relax yung mga muscles nila, Scoopers. Ano. At sabi nga ng doctor, imposible ito, no, parang kamangha-mangha dahil hindi niya pa ito naranasan, itong technology na to, ever since, no? At yun nga, na-relax sila, nakatulong, gumaling ang kanyang arthritis, ano? Yung rheumatoid arthritis niya, kaya sabi niya, definitely, talagang confident yung doctor, kaya nga siya nagpasaksak, at talagang ngayon is, i-recommend niya ito sa araw ng clinical observation na yan. So, pati yung mga offer, no?
nila na rescue yung itong way back, no, na nireminis yung pagtulong sana ng Pilipinas, ng Fabunan doon sa Africa, na in-apply nila ito sa government pero na-decline. Para kasi pumutok yung Ebola virus that time sa Africa dahil sa mga doubts at dinecline. At nung nangyari din yung outbreak ng dengue dito sa atin, is ganun din. No? Nilapit pa nga nila sa RITM, to sa Research Institute for Tropical Medicine or RITM, na isubject sa pag-aaral, ano, kanilang Fabunan sa technology. Pero wala din, scoopers, agad-agad niyang idinecline. At yung 2011, nani-raid nga sila ng FDA, nagkaroon sila ng cease and desist order, mga summons. Ano. At ngayon naman, ano, na may cease and desist order naman sila. At na yun nga, nasara yung clinic at yung mga pumupunta galing sa ibang bansa upang magpa-inject. Ano. Lalo na yung mga immunocompromised, yung mga AIDS dyan, HIV, na ginagawa ng maintenance, ang FAI, inaapektuhan din dahil nga sinara ito, no? Dahil sa cease and desist order, at sino man malaman o matuklasan na nagpapaturok nito is kakasuhan, ano? No, hindi natin alam kung gaano, kung anong klaseng kasong ipapatong, pero magkakaroon ng legal action dito, no? Yun na nga, so isinara lang ni Dr. Willie Fabunan yung clinic, kasi nga yung pumupunta, hindi naman niya ma-accommodate, no? Pero yung mga drugs niya doon pa rin naka-intact pa rin at sealed scoopers. Ano? At nasabi nga ni Mr. Marcos, dagdag niya doon sa mga bashers niya, ano? Na sige, keep on bashing kasi ginagamit niya ito as stepping stones, ano? Tapakan para talagang ipagpatuloy niya itong determination niya. Hindi para maging hindrance ito, ano? Because he needs to do what he's supposed to do, scoopers. Ano? So if ever na ma-approve ito, itong fight sa Indonesia at dito sa atin, of course, sa Indonesia, pag na-approve ito, tatawagin itong Filipina Antiviral Indonesian Pharmaceutical. Dahil yun, yun yung partner company, no, na kung saan, of course, nag-facilitate, no, at kaya ginamit yung FAI pa rin, ano, yung acronym na FAI. No, at yun na nga, dahil para dito, sinisiguradong masusupplyan ng Pilipinas. Yun nga lang, hindi tayo magsusupply, sana tayo yung magsusupply. No. But anyway, makikinabang pa rin, of course, ang Pilipinas dito. No. At hindi lang yan, pati yung mga dengue na yan at iba-ibang uri pa ng viral in nature na disease na magagamot na nito. At pati yung mga interesadong mga pharmaceuticals dyan, makakabili nito, makaka-avail para magamit. At hindi na ito ma-disapprove o matatanggihan ng bansa kasi nga approve na ito. At ito pa isang good news, Coopers. Para sa first production ng gamot, para sa mga seniors, PWDs, and frontliners, yung mga doctor, nurses, no, na tinamaan ng COVID is libre. No, ibibigay ng libre for the sake of humanitarian purpose. At doon sa mga indigent na pero nahihirapan, medyo nahihirapan, ano, sa pagbili ng mga ganitong uri, eh hindi lang 20% discount ang ibibigay, kundi 20% lang ang halaga ng bibilihin nila. No, baligtad, ano, super, talagang mura. And this is another for the humanitarian purpose. So, assurance ni Mr. Marcos Coopers, no, na once ito ay maaprubahan, ang priority ay ang bansang Pilipinas. At nagpapasalamat din siya sa Pangulong Rodrigo Duterte, no, at sa kay Senator Bongo sa pagsusupport ata nila dito sa FAI. So, Scoopers, God bless Fabunan and God bless the Philippines. At patuloy nating ipanalangin to, Scoopers, na magkaroon na tayo ng katugunan at pagpanalangin natin itong Fabunan antiviral na gamitin itong instrument. And at the same time, magiging taas noon na naman tayo mga Pilipino sa mundo. So hanggang dito lang tayo, Scoopers. Again, paglalabas, mag-iingat, maghugas ng kamay, lagi, magdala ng alcohol para mag-disinfect, no? Magsuot ng face mask, yung credible na face mask, ano? Parang balita ko, binawal na yung may mga valve dito. At yun nga, keep observing yung social distancing or yung physical distancing. At yun, lagi mag-iingat. Again, prevention is better than cure. Protekta ng sarili at ang pamilya. Peace and out.